Hello everyone! Welcome back to my channel. Due to insistent public demand, ayan, taray. Marami na actually nag-message sa akin sa Facebook page ko, Mami Bea, ba't daw wala akong update ngayon? Medyo busy lang po sa trabaho at medyo nakakaramdam ng konting katamaran. Sabi nga nung kaibigan kong YouTuber din, kung kailan ka daw nakakaramdam ng katamaran, that's actually the time na dapat kang mag-upload. Pero ayoko namang basta-basta lang mag-upload. Kaya eto, nandito ako sa Shell para magpa-PMS. Alam nyo naman na sa labas na ako nagpapagawa, diba? One time lang ako sa casa and then yung sumunod ko ay sa labas na. And then I've learned na si Alan ay wala na sa Phoenix. So, sinundan ko siya dito sa Shell dahil nandito na siya sa Bacoor Boulevard. Pwede kayo magpa-PMS dito provided yung oil na gagamitin nyo is of course Shell din. Ang brand. Nakakita kasi ako ng one time sa Ace Hardware na nakasale ang Shell. So, bumili na ako ng oil para in preparation sa parating na PMS. So, synthetic ang ginamit ko this time. At ayun nga, kasabay ng PMS, syempre periodic maintenance service, change oil, maraming chinek na rin si Alan sa auto ko. At isa na nga dito sa nakita niya, yung sinabi niya na to sa akin nung una pa lang, nakita niya yung tulo ng aircon. Yung tinutuluan ng aircon malapit sa engine support na kinakalawang. At sinabihan niya na ako na lagyan ng hose para hindi sumakto dun sa tornilyo dahil kakalawangin or nagsisimula ng kalawangin. So, why am I sharing this? Kasi alam ko maraming mga naka-espresso. Baka lang hindi to nakikita pag nagpapa-PMS kayo sa kasa, hindi nyo nakikita, hindi rin sinasabi sa inyo. At least dito na-share ko sa inyo na ito yung mga nakikita ni Alan na, what do you call this, kailangang ayusin sa ating sasakyan. Ano? At yan, kailangan na ng engine wash. Hindi engine wash, but underwash pala ng aking auto. Nagpa-underwash na rin ako. I-upload ko rin yon on a separate vlog. Dahil nakita ko, gray na ang kulay nung ilalim. Nung nagpa-underwash ako, nakita ko na, ayan, pula pala yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na tinutuluan ng aircon. Ayan o, yan. Tinatamaan siya. Ngayon, di ba kinakalawang na? Sabi ni Alan, kailangan daw lagyan ng hose. So, yun ang magiging project ko. At pag nagawa ko yun, ay i-upload ko rin para makatulong din sa inyo, no? Kung mapapansin nyo rin, ano, yung mugs na gamit ko, ito yung pinaraffle ko last July. Yung nanalo kasi, sorry sa aso ha, alam nyo naman mahilig ako mag-voiceover. Yung nanalo kasi, si Vange Santos, naka-Starex, na-vlog ko yun eh. Hindi pwede sa kanya yung ating 15x7 na mugs at yung tires. Kasi nga, 16 yung sa size ng Starex niya. And yon sabi niya, tulungan ko na lang siyang ibenta. Since si partner naman, mahilig sa mga ganyan, swap mugs ba yun? Tawag dyan. Swap dagdag, yung mga ganyan. So parehas kong inalok itong tires na to at mugs na to. At yung aking TE. Remember, naka-TE ako before. Mas nabenta ko yung TE. So wala akong choice kundi gamitin na lang itong mugs and tires na pinaraffle ko na napanaluna ni Vange Santos. At yun, binili ko na lang, binay out ko na lang sa kanya. Magpaparaffle tayo ulit? Bakit hindi? Sige, bebuelo lang tayo. So, ayan. Third PMS na to ng bubwit ko. And this time, synthetic na ang pinalagay ko. Kasi gusto ko medyo mas mahaba-haba yung balik ko kay Alan. Kasi pag synthetic, 10,000 kilometers bago ka bumalik para magpa-change oil ulit. Or, syempre, tingnan mo rin, baka hindi umabot ng 10,000, madumi na yung oil mo, syempre, check mo yun, diba? Pansin ko lang, medyo mas matagal ang pagpapa-change oil ko ngayon kasi palit-palit ako ng auto. Since meron nga akong isang maliit pa, bentahe pala siya pagka dalawa ang auto mo. O ako na ang dalawa ang auto. Baka sabihin ng iba siya mamayabang. I'm keeping my Kia
for sentimental reasons, because, you know, I just feel like it's my link to my dad na nawala na. And I feel like every time na I'm driving it, eh, parang kasama ko lang siya. So, ayun, medyo matagal-tagal ang pagpapamaintenance kasi dalawa ang sasakyan, so palit-palit lang. So, ayun, wala naman akong masyadong maikikwento sa inyo except ito nga, nagpa-PMS na naman ako and dinayo ko ulit si Alan and wala naman akong regret na sa labas na ako nagpapagawa. Kasi ang daming nagsisending message sa akin, nagpapadala ng mga quotation sa espresso nila na pagsakasa daw, ito yung quotation, oh my gosh. Parang butas talaga ang bulsa mo. Umaabot na, I think second PMS pa lang, yung iba umaabot na ng 8,000. Eh itong pagpa-PMS kong to, third PMS na to, although second PMS dito kay Alan, ang binayaran ko lang, since may dala akong sariling Shell na oil, ay wala pang 1,000. Yeah, you heard me right. Wala pang 1,000. Mga 900 plus. Ang binayaran ko lang ay labor at oil filter. Kasi nga may dala akong sarili kong oil. And then after ng PMS, nagpa-underwash ako. So technically, nasa 900 plus lang binayaran ko. Labor, oil filter, plus underwash. So, yun yung binayaran ko sa Shell. Eh, syempre, idagdag mo na yung nabili kong oil na naka-sale. So, siguro more or less wala pang 2,000. Diba? Doon ako sa makakatipid ako. Talagang sa panahon ngayon, kailangan nating gawa ng paraan yung mga bagay-bagay. Eh, hindi ko po kayo kinukumbinse, ha? If you believe na kasa is your best bet for your car, then by all means, magpakasa maintain po kayo. Eh, ako lang naman eh talagang practical na nanay. At yon medyo hindi ko na masyadong iniisip yung whatchamacallit, sinasabi nila na warranty. Kasi, basta, alam ko naman, I mean, ako nagmamaneho ng auto ko. And yun nga, magto 2 years na si Bubwit. So, kung merong problema to, lalabas na. So, yun lang. Share ko lang sa inyo yung pagpapa-PMS ko ulit and hopefully soon ay makapag-upload ulit ako ng panibagong vlog. Ito nilagay ko na rin yung pagpa-underwash ko. Baka sakaling makatulong din sa inyo para at least makita nyo yung ilalim ng mga auto nyo. No? Lalong-lalo na pagka naidaan nyo yan sa tubig, putik, nung tag-ulan, mas maganda na napapa-underwash nyo. At saka huwag nyong kakalimutan na sa sunod na PMS nyo, pa-check nyo yung tinutuluan ng aircon. Kasi nung una pa lang na pa-PMS ko kay Alan sa Phoenix noon, eh, sinabi niya na yun sa akin. Hindi ko pa naasikaso. So, medyo nakita ko ngayon, medyo may konting kalawang na. So, yun ang aayusin ko at aasikasuhin ko. Medyo matagal-tagal na tong pagpapa-PMS kong to, kaya nag-upload ako sa Facebook naman ng short video na iba na ang tambucho ko. Gawa ko ng vlog ulit about that, okay? Pero yun, dinala ko siya kay Jomar. Exhaust kay Kuya Jomar. Happy birthday nga pala kay Kuya Jomar. Malapit na yung kanyang birthday at ginawa niya. Ano yun eh, galing sa Mini Cooper yung tambucho na yun. So, wala lang, nagandahan lang ako sa tunog. Pang ano lang, pang buraot lang ba sa mga magkukulit sa daan. Pero pagka moving ka naman at idle ka, hindi po yun maingay. So yun, maraming salamat sa mga nakamiss sa akin. Maraming salamat po. Sa mga new subscribers ko, welcome to my channel. And sa mga nagbabalik-balik sa channel ko, hoping to see a new upload, I'll try my very best na makapag-upload ulit tungkol kay Bubwit at sa mga bagong pinaggagawa ko kay Bubwit. Wala naman masyado. Pero recently, medyo nakakaisip ako na mag-coil over. So, kung matuloy, definitely malalaman nyo yan. So, until then, thank you for watching my vlog again. Mami Bea po ulit ito. Kung hindi naman po nakakalubos, ayan, pahingi ng like at thumbs up. Ayan, and don't forget to also share kung sa tingin nyo po ay kapakipakinabang malaman din ng iba. Again, welcome to my channel and don't forget to hit like, share, and subscribe. See you again. Bye.